Sissy, what can you say about me? I'm your assistant. So, assistant ka daw siya. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Dan po, ang inyong OFW Pinoy Hardinero. And welcome po sa aking YouTube channel. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe. And pakiclick na rin po ang maliit na notification bell na naandyan para maging updated po kayo sa mga pinapost ko po. So ngayong araw po na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang aming pagtatanim dito sa aming greenhouse facility. At ang itatanim po natin ay isang very, very common na summer plant sa atin sa Pilipinas. Ito po ay ang celosia. Kung tinatawag sa atin ay palong manok sa Tagalog. So tara po, samahan niyo po ako. Ngayon po, ito po, nakaready na yung mga soil namin na naiset na namin sa mga maliliit na paso. Yan. So ang mix po netong paso namin, since this is commercial soil, patting soil, peat moss, and red sand. Yung red sand po, bakit po may red sand? Kasi po ito po ay nagpapaganda ng drainage ng lupa. And at nilalagyan rin po namin to ng mga fertilizer like ferrosulfate, iron, and urea. Ito na po yung mga celosia namin na seedlings. Kung mapapansin nyo, tumaas na siya masyado kasi nag-lockdown kami ng 1 week, so hindi kami nabigyan ng time para maitanim to ng mas maaga. Pero so far okay pa rin naman to. Mabilis lang naman ito itanim. Ipakita ko sa inyo yung close-up. Ayan. So kapag apat na po yung dahon ng inyong punla, pwede na po itong i-transfer sa paso. Pwede na siyang itanim. So dito ko po ilalapag yung mga tray ng lupa na nakita nyo kanina. So lilinisin ko muna siya. Yan. Para matanggal lang yung mga excess soil. Alright. So ngayon po, sinasanansan ko naman po siya sa aming trolley para didiligan ko siya ngayon dito. So kailangan po ang pagdidilig nito ay basang-basa. Kailangan yung lupa ay basang-basa para mas madali nating ma-penetrate yung lupa at mas madali tayo makapagtanim ng mga punla natin. In that way also, maiiwasan natin na masira yung ugat at saka mabali yung stem ng ating punla. Ayun, napuno ko na rin yung isang trolley ng mga lupa natin na binasa ko po ng mabuting mabuti. Kaya ako po siya binabasa ng mabuting mabuti para malambot po yung lupa natin saka mas madali tayo makapagtanim. Hindi tayo mapuputulan ng ugat saka ng stem kasi malambot na malambot yung lupa, madaling itusok yung mga seedlings po natin. Ayun po, kinailangan ko ng tulong kasi di ko kaya mag-isa. So I have here my one of my staff here in the greenhouse. Siya po, ang name po niya si Mr. Ali Khan from India. Sir, Mr. Ali, can you say hi to them, to our viewers? Hello friends.
Ayan. So, interviewin natin saglit. What can you say about me? Hey, stop work. First, let's see. What can you say about me? I'm your assistant. So, assistant ko daw siya. So, ayan na. Nilalagay niya. Kinakalansan niya sa table. Yung mga potting soil natin. So, it will be ready to, for the transplantation ng ating mga seedlings. Ito na po yung ating mga seedlings. And ilalagay ko siya dito. Kukuha tayo. Pakita ko sa inyo kung paano ko po siya kinukuha. So, from the bottom here. Iniingatan ko po siya. And make sure na buo po yung ugat. At talagang banayad na banayad lang po yung pagkuha ko. Yan. Kung mapapansin nyo, talagang humaba na talaga siya ng husto. Dapat nung supposed to be last week pa ito dapat na itanim. Pero since nagkaroon ng lockdown and 1 week po kami na hindi nakapagtrabaho, so medyo napabayaan din ng konti ito. Pero pwede pa rin naman siya. Pero mas maganda kasi kung yung medyo mga ganyan, mga 1 inch na itanim na siya para mas strong, much stronger yung ating mga halaman. But well, anyway, dahil sa COVID-19, eh syempre lahat naman po ng trabaho eh naapektuhan. Ayan. Makita nyo, dahan-dahan lang talaga yung ano, yung aking pagkuha. So ilagay na natin. So ngayon po, ilalagay ko po ngayon isa-isa dito sa ating potting soil. Para kapag itinanim ko siya mamaya, eh dire-diretso na ako. Dire-diretso na ako. So ayan. Come, come. Hmm? Okay, magwa-wash daw siya muna ng hands niya. Oo. Sayang hindi ko nadala yung aking tripod para may cellphone holder ako eh. But anyway, pwede na to. Oh, Mr. Ali, you can continue doing this one. At ako naman yung magtatanim. So, ayan, pakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa. Ang correct po na procedure talaga is binubutasan po muna yan. Tapos, saka siya nilalagay. Sa mga baguhan po, sa mga newbie, ganito po talaga yung tamang pagtatanim niya. Pero since I'm doing this for the past 11 years already, ganito po ako magtanim yan. And alam ko po kung nakakabali ako ng stem and ugat. Kaya po ganito kasi ang tinatanim ko po sa isang araw eh, nakaka 3,000 seedlings. 3,000 seedlings po ako. So ganito po ako magtanim. Pero sa mga newbie po, sa mga baguhan, it should be like this. For the newbies, yung mga bago sa paghahalaman. Pero since ako kasi, 11 years ko na po ito ginagawa, so ganito po ako magtanim. At alam ko po kung nakakabali ako ng roots or stem. Kasi nararamdaman ko siya. Okay.
Look at the camera. Ito na po yung mga naitanim ko na mga celosia. Ayan. Pakadami. Pero hindi pa po tapos kasi marami pa kami. Pupunuin pa po namin yung table na yan. So ayan po, napakita ko sa inyo kung paano magpunla at magtanim ng seedlings o celosia. So ayan. Hayaan nyo mo naman na kung i-tour kayo dito sa aming greenhouse facility para makita nyo naman yung mga tanim namin. So, ito po yung aming mga indoor plants. And ito naman, pang summer, yung aming Angelonia serenita. Ito, Angelonia. Yan. Tapos ito yung ibang mga indoor plants. Kasi usually po, yung mga indoor plants nilalagay namin sa opisina yan, sa mga offices. Ito, merong begonia. Meron din ditong, ito, namumulaklak na siya, yung cyclamen. Ayan. Yung isa, meron ng bulaklak din na natin. Ito. Ayan, may bulaklak na siya. And ayan, merong impatience, meron ditong yung begonia ulit, at syempre, mga assorted na indoor plants like Schefflera, merong Ficus benjamina, merong Dracaena, ayan, merong Philodendron Sanadu, Ficus benjamina variegated, and Philodendron, heart-shaped Philodendron. Meron din tayong Syndapsus photos. Yan, good air cleaning plant. And meron din tayong ito, balete sa atin ito eh. Ito yung tinatawag na Ficus elastica o rubber plant na tinatawag. And ayan, meron kami ditong Dracaena lemon lime. Siyempre, yung Schefflera ulit. Schefflera. Meron kaming ayan, Diefenbachia. Samuyukalkus. Yan, marami pang Dracaena lemon. At tingnan natin yung iba pa. So ayan yung host namin, ang haba-haba. Ito yung mga maliliit na mayana or an tinatawag na coleus. Ayan, ito naman yung mga malalaki na. Ready na nga ito, pantanim sa ano eh. Tapos ito yung mga maliliit. Alright. Tapos, ayan. Ito naman, yung pink na pink. Ayan, oh. Merong color pink and merong color red. Ito yung tinatawag na Hypostis. Hypostis Rose Splash. Ayan. Tapos, meron ding kulay puti niyan. Ito. Ayan. Pang indoor po ito. Siyempre, ayan, napakadami pa. Merong mga coleus, mga nagsilakihan na. Ayan. Oh. At ito po yung aming greenhouse. Ayan. Pagkalaki-laki. Yan po ang ilalagaan namin. So, dako naman tayo sa ating nursery. Kung saan namin nililipat yung mga halaman para for hardening. So, kapag po kasi na-transplant na namin yung mga seedlings after mga 2 weeks ganyan, nililipat na po namin dito sa nursery for hardening ng soil para syempre tumibay yung mga ugat nila. Ayan, no? Meron kami ditong pentas, butterfly, lavender. Puro po pang summer na po itong batch na tanim namin. Ayan.
Ayan, pakita ko sa inyo. Meron kami yung tinatawag na alas gis o Portulaca. Tawag sa atin eh, 10 o'clock daw. Kasi 10 o'clock na bumulaklak. Bumubuka yung bulaklak niya. Kaya lang, eto wala pang bulaklak eh. Papakita ko sa inyo kapag meron ng bulaklak. Eto yung mga Dianthus. Wala pa siyang bulaklak. Hindi pa nagbo-bloom. Ayan. Tapos, daling ko kayo dito. Ito yung vinca o tinatawag sa atin ni periwinkle. Yan, by next week lalabas na yung mga bulaklak niya. At isa pong napaka-common din na summer plant sa atin ay itong zinnia. Ito pong zinnia na to ay double. Pag sinabing double kasi ganyan po yung bulaklak niya, oh, parang doble-doble nga naman. Kaya siya double. And of course, hindi mawawala kapag pang summer eh yung mga marigolds. Ayan, napakatibay po niyan na pang summer plant. Dalawa po yung kulay niyan, isang yellow and isang orange. At tingnan natin yung mga iba pang colors ng zinnia. Ayan. Meron kami ditong scarlet. Ayan. And ready na po ito for transplantation sa mga landscape areas. Ito naman yung yellow. And anong kulay ba to? Ayan, cherry, double din ito, pero ang kulay nito ay cherry. Ayan. At syempre po, hindi mawawala yung color white. Ayan. Nakakahingal din, ano? So, ito po yung aming nursery. Yung mga malalaking halaman dito rin po namin nilalagay. So ayun po, sana nagustuhan nyo po itong maigsing video na ito. For more tips and tutorials, please subscribe to my YouTube channel, Dan Post Pinoy Jardinero. And syempre, meron din po akong Facebook page. Ganon din po ang pangalan, Dan Post Pinoy Jardinero. And syempre po, para maging updated po kayo sa mga latest videos na mga ipinapost ko, please click the well, notification bell na nandyan po. Para po syempre, lagi kayong updated sa mga pinapost ko ng video. Hanggang sa susunod na video ko po, maraming salamat po and God bless po.